paglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliu Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award sa aming mga natanggap 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliu Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod. At isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan niyong gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to aircons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending, viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Headlines. Ito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pertussis o whooping cough, pumasok na, nako, sa Bulacan. Ronda Pilipinas. 1,000,000 pasahero ng mga domestic at international flights daragsana sa paliparan. Ronda Pilipinas. Dagdag motorcycle taxis, ipinoprotesta ng mga grupo ng transportasyon. Ronda Pilipinas. Balita sa Ibayong Dagat, 5,000,000 individual sa Haiti nakaharap sa kagutuman sa gitna ng gang violence. Ronda Pilipinas. Balitang babalakasan, De La Salle College of St. Benilde naghari sa Season 2 ng Pinoy Liga Next Month Cup. Ronda Pilipinas. At sa balitang showbiz, Pinoy drag queen na si Marina Summers pasok na sa finals ng RuPaul's Drag Race UK versus the World 2. Ronda Pilipinas. At ito yung ano, di ba, mariposa ba yun? Alikabok mula sa pakpak ng malaking paru-paro. Nakakabulag nga ba mamaya? Let's prove it. Ronda Pilipinas. Blackmail o binantaan ka online? Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue, lahat hagip, lahat malalaman, hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Nakalive din sa DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliu 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube, at DWIZ News Website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Oh.
Okay. Oy, teka muna ha. Akin muna, baka hindi nyo alam ito ha, sa lahat ng mga babiyahe at dadaan sa may NLEX ha. Ang sabi ho ng NLEX ha, wala silang sisingilin kung kayo ay maitoto. Ha? Yung towing services nila, libre. Free towing to the nearest exit. Class 1 vehicles ha. Oh, ito yung mga dates ha. From 6 a.m. to of March 22 hanggang 6 a.m. ng March 25. Oh, 6 a.m. of March 25, 6 a.m. hanggang 6 a.m. Oh, teka muna, ang gulo na. Oh, up to 6 a.m. ng March 25, March 22 to March 25. At 6 a.m. of March 27 up to 6 a.m. ng March 29. Libre yan ha, libre. And 6 a.m. of March 30 hanggang 6 a.m. ng April 1. Wala hong sisingilin. Diba? Yung towing services naman talaga, eh may bayad yan. Ito ho, libre, free. Oh, baka kayo dadaan ng NLEX, ha? Pero mas maganda, i-check nyo na yung inyong mga sasakyan para hindi na kayo masiraan. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZAM Metro Mega Manila. And of course, live din tayo sa buong Pilipinas sa DWIZ News FM Regional Stations at Radyo Ronda. And of course, sa mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliu Channel 23. Magandang araw. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yon! Dennis Antenor Junior! Ronda Pilipinas! At ito na ang ating magiging panahon, ating magiging weather, whether we like it or not. Makaka-apekto ang easterly sa silangang bahagi ng bansa ngayong araw. Grabe ang init sa labas. Uy, baka kayo kung wala naman masyadong gagawin sa labas, ha? Ayon sa ulat ng PAGASA, magkakaroon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog bunsod na ang easterly. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may manakanakang pag-ulan dahil sa tinatawag na easterly at localized thunderstorm. Ronda Pilipinas! Samantala, ito isang malungkot na balita. Nakapasok na rin po sa lalawigan ng Bulacan ang deadly pertussis o whooping cough. Ito ay matapos makapagtala ang Bulacan Provincial Health Office ng 2 kaso sa mga bayan ng Maykawayan at San Jose del Monte. Dahil nito, pinapaalalahanan ang mga magulang ng bantayang mabuti ang kanilang mga anak at pagsuotin ng mga ito ng face mask bilang proteksyon. O yan, sabi na ng DOH yan. Kaugnay nito ay tinutugunan na ng pamahalaan na pamahalaang palalawigan ang mga napaulat na kaso at nagbaba na rin ng direktiba si Bulacan Governor Daniel Fernando. Kumusta na ba si Gov? Kumusta kaya si Gov? Sa Provincial Health Office na magkasana ng, ayan na, vaccine drive. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa madala, tanggap tayo ng isang report. Publiko pinag-iingat na kontra pertussis, gobyerno pinakikilos na rin para mapigilan ang pagkalat ng naturang sakit. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Ate Selly, go! Dapat na maging alerto at mag-ingat ang publiko habang ang gobyerno ay dapat na agarang umaksyon para mapigilan ang pagkalat ng pertussis o whooping cough. Ito ang panawagan ni Senate Committee on Health Chairman Senator Christopher Bongo makaraang ideklara ang pertussis outbreak sa Quezon City dulot ng mataas na kaso ng naturang sakit. Giit ni Senator Go, hindi dapat baliwalain ang pagkalat ng pertussis dahil mga sanggol o mga bata ang pangunahing tinatamaan nito. Mahalagaan niya maging proactive at magtulong-tulong sa pagpapalaganap ng impormasyon ukol sa naturang sakit at yakin na may sapat na gamot para rito. Muling nanawagan Senator Go sa publiko na voluntaryong magsuot ng face mask sa mga matataong lugar dahil nandyan pa rin ang banta ng mga sakit na maaaring makahawa lalo na sa mga bata at matatanda. Mahalaga din anyang paigtingin ang pagbabakuna lalo na sa pagtugon sa pertussis dahil kasama ito sa mandatory vaccination program. Ito sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, isang mabong report!
Isang milyong pasahero ng mga domestic at international flights inaasa ang daragsa sa Palibaran. Alamin natin ang report ni Patrol 45. Oh, si Kuya Raul, okay na? Si Kuya Raul Esperas. Kuya Raul, go! Tinatayang aabot sa 1 milyong mga pasahero ang daraan sa ating Paliparan ngayong panahon ng Semana Santa. Sangayon sa Manila International Airport Authority, ito ay base sa advance booking na sinagawa ng mga pasahero sa iba't ibang mga domestic at international airlines. Sangayon kay Airport General Manager Eric Ines, walang pagbabago sa kanilang paghahanda at pinapayuhan ng mga manlalakbay na maging maaga sa kanilang biyahe, maging ito'y international o domestic flights upang sumailalim sa mahigpit na seguridad at immigration procedure kung sila man ay biyahe sa ibayong dagat. Ang mga pasahero ay pinapayuhan din na dapat ay makipag-cooperate sa mga otoridad sa mahigpit na seguridad. At sa 1 milyong pasahero ay inaasahan na wala silang problema na mararanasan dahil ang off-plan biyaheng ayos ay ipinapatupad ng Department of Transportation na sa pamumuno ni DOTR Secretary Jimmy Bautista. Live and direct buwan sa NAIA Terminal 3, Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, dadami pa ang mga habal-habal sa kalsada sa oras na madagdagaan ang mga motorcycle taxi service provider sa Metro Manila. Ito ang naging pagtataya ni Attorney Ariel Inton, Pangulo ng Lawyers for Commuters, kaugnay ito ng pagdadagdag ng motorcycle taxi players sa Metro Manila. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Attorney Inton na oras na madagdagaan ang mga motorcycle players, magkakaroon ng agawan sa mga pasahero lalo na sa Metro Manila kung saan libo-libo ang gumagamit ng nasabing serbisyo, kaya posible na hindi na gumamit ng ride-hailing apps ang mga rider. At maging, rider, ibig sabihin yun yung pasahero. Oo. At maging habal-habal na lamang. Ito muna yung mga cons, no? Yung mismong mga kasama sa pilot study, madadagdagan sila, magkakainan na naman sila ng pasahero. So, ang mangyayari dyan, yung iba, hindi nagagamit ng app yan. Nakatulad na nangyayari ngayon, habal-habal sila na ipinagbabawal yan. Eh ngayon nga, marami ng habal-habal na hindi gumagamit ng app. Pagka ganyan, mas maraming aksidente. Nakukompromise yung safety ng mga pasahero. Sinabi pa na opisyal na posibleng magpatuloy pa rin ang motorcycle pilot study hanggat hindi pa na isa sa batas ang inihain ni na Representative sa Roger Gutierrez at Representative Bonifacio Bosita na House Bill 3412 na magpapaligal sa mga motorcycle bilang public transportation vehicles at transportation network vehicle services o service. Ang sabi ni Speaker Romualdez, prioritize the passage of the bill sa House. So ganun pa man, wala pa tayong batas. Kaya hindi mo masisisi itong mga transport denomination. Alam mo, mahirap mong mapagsama-sama yan, ha? Magkakalaban yan. Pero dito, sama-sama sila sa isang adhikain. At ito nga po, yun ipatigil ang pag-accredit ng mga bagong player sa teknika, sa pilot study ng motorcycle taxi. Hanggang ngayon ba nagpa-pilot study pa rin? Parang ilang taon na sila dyan, ah. Ha? Hanggang ngayon nagpa-pilot study? Hanggang kailan ba itong pilot study na to? Yan ang tinig ni Attorney Ariel Inton, Pangulo ng Lawyers for Commuters sa manayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas! Tagal-tagal na, pilot study pa rin, no? Hinihikayat ng DOE o Department of Energy ang mga oil company na makiisa sa inisyatiba ng ehensya na matulungan ang mga motoristang bibiyahe sa kani-kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Kabilang dito ang pagtitiyak na may sapat na supply ng langis sa mga gasolinahan at pagpapalawig ng oras ng operasyon ng mga oil stations upang mas marami pang biyahero ang mapagserbisyuhan. Hindi, problema rito, tataas yung gasolina bukas eh. Kaugnay nito, pinayuan ni Energy Secretary Rafael Lotilla ang mga magbabakasyon sa ibang lugar na tiyaking naka-unplug ang mga sasakyan
at kable sa mga tahanan upang makaiwas sa pagkakaroon ng sunog. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, isa pang report. Pagkumpleto nyo sa flood control at iba pang proyekto, pinatututukan ngayong tanginit. Alamin natin ang report ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina! Pinamamadali na ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority ngayong panahon ng tag-init ang mga flood control and management projects at mga tulay na nakatakdang matapos ngayong taon. Ayon kay Chua, dapat isagawa ang mga konstruksyon 24/7 para hindi maperwisyo ang taong bayan pagsapit ng habagat, baha at mga bagyo. Dagdag pa ni Chua, ramdam ng mga Madilenyo ang pansaning dulot ng traffic calamity at asahan na mas matinding mararanasan ito kapag tumama ang panahon ng tag-ulan o La Niña. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, para sa MP Lamaytotong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, nakapagdala na ang Manila International Airport Authority ng pagtaas ng bilang ng mga pasahero nitong nakalipas na linggo. Ito'y ayon kay MIAA Head Executive Assistant Attorney Chris Bendijo, ay maaaring mga pasaherong ayaw makipagsabaya sa Semana Santa rush. Kaugnay nito, pinalalahanan ni Attorney Bendijo ang mga magsisipagbiyahe pa lamang na mapanatiling updated sa lagay ng trapiko at maghanda ng maaga upang maiwasan na ang anumang aberya. Bago po makarating ng airport, siguro po aalamin natin yung kondisyon ng traffic dahil ang ating international flights po dapat po 3 hours before the flight, nasa paliparan na po tayo. For domestic naman po, 2 hours before. Sa paliparan naman po, dapat familiar po tayo sa check-in process. If we can travel light po, no, para online check-in lang po tayo, wala na po tayo sa check-in na bagahe, mas mabilis din po yun. And siguro po, pangwakas na lang din po, yung pong ating OTS ay nananawagan din po, no, baka daw po pwedeng dalawin ang kanilang website para po sa mga items na pinagbabawal po sa hand carry luggage, no? Yung pong pagiging stricto sa 100 ml sa ating liquids, aerosols and gels at iba pa pong bagay, no, para hindi na po maabiriya sa final screening, kasi usually po doon po nagtatagal ang ating mananakay kung may makita mga ganitong gamit sa kanilang mga bagahe. Kanina nakatutok ako doon sa programa ni Senator Tolentino. Ang sabi mo, attorney, ikaw mismo ang nag-surprise sa visit. Oh, nag-surprise visit dun sa mga regarding dun sa mga surut-surot at saka mga daga-daga. Eh, wag na kayo. Mag-assign na kayo ng iba. Pambira naman. Diba? Ang laki-laki lang airport eh. Tinig ni MIAA Head Executive Assistant Attorney Chris Bendijo sa eksklusibong panayaw ng DWIZ. Ronda, Pilipinas! Ide-deploy ang mga medical personnel sa mga transportation terminal. Ito'y sa gitna ng inaasahang pagdagsa ng mga biyahero na uuwi sa mga probinsya ngayong Holy Week break. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, naka-standby na ang mga medical personnel at mga ambulansya para magbigay ng tulong medikal. Dagdag pa ni MMDA Chairman Don Artes, magde-deploy sila ng 2,272 tauhan sa mga pangunahing kalsada, transportation terminal at iba pang lugar sa National Capital Region upang masiguro ang seguridad ng mga biyahero. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggal po tayo ng report. Mga paalala sa mga nagsasagawa ng pabasa ngayong Semana Santa. Hindi pala, Quezon City pala ito. Quezon City LGU at QCPD, may paalala sa mga nagsasagawa ng pabasa ngayong Semana Santa. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Nanawagan ang Quezon City Government at Quezon City Police District sa mga residenteng nagsasagawa ng pabasa tuwing Semana Santa. Ito'y para maiwasan ang paggamit ng malalakas na sound system o amplifiers sa naturang lungsod na nakakaapekto sa ilang Q-citizens, partikular sa mga may trabaho. Ayon kay QCPD Police Lieutenant Colonel Mayhenyo, hindi maiiwasan ang pabasa dahil nakaugalian na ito ng mga Pilipino, pero maaari naman itong isagawa ng hindi gumagamit ng mga malalakas na
Speaker, o anumang bagay na maaaring makaapekto sa kapitbahay. Una na nga nagpatupad ng 24/7 round the clock patrolling ang QCPD upang masiguro ang mapayapang paggunita ng Semana Santa at mapanatili ang seguridad at kaligtasan ngayong long weekend. Naikipag-ugnay na rin ang QCLGU sa bawat barangay na mag-iikot upang maiwasang maitala ang anumang uri ng krimen dahil talamak ang mga kawatan tuwing Semana Santa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Samantala. Ikaw ba ay nasa online ngayon? Okay, online sa mga nakikinig sa atin, nanonood. Online. Okay lang yan. So, mga mahilig sa online, mga nagfe-Facebook, ano pa, nagti-TikTok. Ikaw ba, sa pamamagitan ng online, binantaan ka na? O kaya, binlockmail ka na? Di ba? May mga nagkakaaway-away, nagkakatampuhan, di ba? Tapos, binantaan ka online. Nako, eto na. Blockmail o binantaan ka online. Nako, bawal ito. Alamin natin ang report mula kay Angelo Baiño. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Blackmail o binantaan ka online? Nako, bawal ito. Hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng kaaway. Ang iba naman, humahantong pa sa bantaan. Alam nyo ba ang blackmailing ay may tuturing na krimen? Ang blackmailing ay isang klase ng pagbabanta kung saan ang sospek ay humihingi ng kondisyon, pabor o kapalit kagaya ng pera sa kanyang biktima. O kaya naman, pagbabantaan ka, nasisiraan ka sa ibang tao o ibubunyag ang lihim mong sekreto. Ayon sa Article 283 ng Revised Penal Code, ang light threat o ang pananakot o pagbabanta sa isang tao ay isang krimen. Kabilang na rito ang pananakot sa pamamagitan ng social media platforms. Ang anumang post o comment na naglalayong makasira sa reputasyon ng isang tao ay makakasuhan sa ilalim ng batas na ito. Nakasaad sa Article 282 ng Revised Penal Code na ang sinumang lumabag ay mapaparusahan ng aresto mayor o pagkabilanggo ng isang buwan hanggang anim na buwan at multang hindi lalagpas sa 100,000 pesos. Kaya kung mayroong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan. Hindi yung sa social media, idadaan at magbabantaan. Krimen nga kung may tuturing ang blackmailing. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Kaya ano, kaya pagka may kaaway kayo, kapag may kaaway kayo, may kasamaan kayo ng loob, huwag nyo nang idaan online. Oo. Dahil yung mga nakakakita at mga talagang nakaka-follow, nakakahiya. Kayong dalawa nakakahiya dyan, nagbabanta-bantaan pa kayo dyan. Ano? Sige! Alam nyo ba mga ka-astig? Handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong sports? Sports naman ito. Sa Arena Plus, Astig sa Sports, siguradong pagpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at ang inyong sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong mga games worldwide ito, ha. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, volleyball, boxing at marami pang mga laro. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang iniintay mo? Iniintay nyo? Anong iniintay mo? Download Arena Plus app. Now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, Astig sa Sports. Keep it fun. Game responsibly. Oras po natin sa buong Pilipinas. 26 na minuto makaraan ng alas 10 ng umaga. Ronda Pilipinas. That time check was brought to you by MX3. Tunay, natural, at original. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to aircons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier.
Whirlpool. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health. Higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. PhilHealth para sa bawat Filipino. Pamilya padala, ML Quarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwarta pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padala ang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Quarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees. A haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Technogas Technique transforms your kitchen with safe and efficient appliances. With over 70 years of expertise, Technogas Technique embodies Italian kitchen excellence. Simplify your cooking with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas ka bang puyat o kaya naman maikli lamang ang iyong tulog sa isang araw? Hala! Nakakaliit daw yan ng utak. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Ayon sa sleepeducation.org na ang kulang o maikling tulog ay nagkakaroon ng pag-urong sa isang bahagi ng kanilang frontal cortex. Nagkaroon din sila ng pagkasira sa tatlong iba pang bahagi ng utak na involve ang reasoning, planning, memory at problem solving. Dagdag pa ng ScienceDaily.com na ang pagtulog ay tinaguriang the brain's housekeeper, kung saan nga nire-repair at nire-restore nito ang utak. Kaya naman kung kulang o maikli ang iyong tulog, hindi agad nagkakaroon ng full recovery repair ang utak. O sa mga nagpupuyat dyan, iwas-iwasan nyo na para hindi lumiit ng tuluyan ang inyong utak. Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda, Pilipinas. Tanggap tayo ng isa pang report.
Mga kawani ng Department of Justice muling nagsagawa ng earthquake drill. Alamin natin ang report ni Patrol 5. Ay, iyo pa, Kukuyaya, go! Muling nagsagawa ng earthquake drill ngayong umaga, mga kawani ng Department of Justice o DOJ, bilang paghahanda at hakbangin na dapat gawin sakaling makaranas ng lindol o anumang mangyayaring sakuna. Matapos sa ilang minutong earthquake drill, pinapasok ng muli ang mga kawani sa kanilang mga opisina. Gayon din yung may mga transaksyon sa DOJ. Ito yung patrol number 5. Ay, yung pangkupara sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda, Pilipinas! Samantala, isa pa pong report. Suporta ng taong bayan sa Chacha na lumabas sa Tanghere Survey. Ikinalugod ng kamara. Alamin natin ang report ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina! Ipinahayag ng liderato sa kamara na patunay ang resulta ng kamakailang Tanghere Survey na suportado ng mga Pilipino ang pag-amyenda sa saligang batas. Kasunod ito ng inilabas sa resulta ng naturang survey na naging sabing 52% ng mga Pilipino ang suportado ang nasabing hakbang. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nagpapakita rin ito na kailangan ng Kongreso na mas mapaigting ang responsibilidad nito sa legislasyon at dedikasyon. Nire-representa rin anya ng pag-aproba ng mga Pilipino sa pag-amyenda sa konstitusyon ang bagong perspektibo ng mga Pilipino sa pagkilala sa benepisyo at kaligahan ng pagsabay sa panahon ng saligang batas. Pero ayon naman kay Romualdez, kinikilala rin ng mababang kapulungan ang hinaing at agam-agam ng ilang sektor sa proseso ng constitutional amendments. Bukas din anya ang kapulungan na tugunan ang mga nasabing issue para sa transparency at inclusivity. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda, Pilipinas! Samantala, tanggap tayo ng mga reports galing sa mga regional. Deployment ng mga pulis sa mga simbahan at pasyalan sa Camarines Sur ngayong Holy Week, tiniyak ng pulisya. Alamin natin mula sa DWIZ News FM South Luzon, si Richard Cecilio. Richard, go! Richard, go! Tiniyak ni Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director ng PNP sa Camarines Sur, ang deployment ng kapulisan sa mga lugar kung saan nandoroon ang mga deboto at mga mananampalataya ngayong Holy Week. Paigtingin din ang pagbabantay sa komunidad, resorts and beaches at iba pang pasyalan sa lalawigan para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Ayon pa kay PD, sa ganitong panahon, madalas rin na walang tao sa mga kabahayan na pwedeng samantalahin ng mga magnanakaw kaya't maglalatag rin ng pulisya sa komunidad. Tuwing Holy Week, maliban sa kapulisan, ay marami ring force multiplier mula sa mga barangay gaya ng mga tanod, mga kawani ng Public Safety Office at mga radio communications group at mga NGO na katuwang ng pulisya sa pagbabantay sa mga deboto, mananampalataya at mga turista. Mula sa DWIC 95.1 News FM South Luzon, Richard Cecilio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda, Pilipinas! Samantala, isa pa pong report! Alin dyan? 2,000 pulis ikakalat sa buong Northern Mindanao ngayong Semana Santa. Alamin natin mula sa 93.5 DWIZ News FM Northern Mindanao, G. Apiag. G, go! Kakalat ng Police Regional Office 10 ang higit 2,000 pulis kasama ang augmentation forces sa mga lugar kung saan dadagsain ng libo-libong namamanata sa Semana Santa. Ayon kay Police Regional Office 10 spokesperson Police Major Joan Navarro, sinisiguro ng kanilang hanay na hindi malulusutan at makapaghasik ng kaguluhan ang mga terorista o grupo ng Communist Party of the Philippines at New People's Army sa nasabing banal na pagunita.
Dagdag pa ni Navarro, wala pa naman silang natatanggap na seryosong banta mula sa mga terorista, subalit naka-heightened alert pa rin ang buong Northern Mindanao hanggang sa Linggo ng pagkabuhay. Ayon naman kay Army Colonel Warren Munda, commander ng Task Force Oro, nagdoble kayod ang kanilang hanay para makasiguro na walang mangyaring kaguluhan sa Cagayan de Oro samantalang ipinagdiriwang ang mahal na araw. Dagdag pa ni Munda, ayon sa kanilang threat assessment ng National Intelligence Communication Agency o NICA-10, nasa Alert 1 pa rin ang seguridad ng buong rehiyon. Sa ibang banda, unti-unti nang nagsidatingan ang mga deboto sa Camiguin Island kung saan aakyat sa bundok ang mga deboto para magdasal ng traditional na Station of the Cross o Via Crucis. Hindi pa rin isinawalang bahala ng rehiyon ang COVID-19 protocol para sa kaligtasan ng lahat. Mula dito sa DWIC 93.5 News FM Northern Mindanao, G. Apiag, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, balik tayo sa Metro Manila! Pagtugon sa 9 billion pesos na kulang na pondo para sa 4Ps, pinag-aaralan na ng kamera. Alamin natin ang report ni Patrol Love and Tina Nolasco. Tina! Pagbasa sa supplemental budget ang nakikitang paraan ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez para masolusyonan ang 9 na bilyong pisong kakulangan ng pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Gusto nito ng ginawang budget realignment ni Senadora Amy Marcos na nagkakahalagang 13 billion pesos patungo sa ibang social amelioration program tulad na lamang ng assistance to individuals in crisis situations, quick response to calamities at kalahisids. Punto ni Suarez, layunin ng nasabing programa na mapabuti ang kalusugan, nutrisyon at edukasyon ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino at hindi nito kakayaning masaksihan ang 4 milyong Pilipino na maapektuhan ng budget deficit. Gate pa na kongresista, noong aprobahan ng Kamara ang 2023 National Budget ay kumpleto naman ang pondo para sa programa, kaya hindi nito alam ang nangyari pagdating sa Senado. Matatanda ang sa pagdinig noong nakaraang linggo ng House Committee on Public Accounts and Social Services, kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagkakaroon ng 9 na bilyong budget deficit. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, para sa Impila May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pa pong report! Mas level up na senaryo sa mga susunod na earthquake drills, asahan na ayon sa OCD. Alamin natin ang report ni Patrol 17 Jovel Peleño. Jovel! Ipinag-utos ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na gumawa ng mas level up na senaryo sa mga susunod na isasagawang earthquake drill. Ito ang inayag ni Secretary Teodoro matapos pangunahan ang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill na inilunsad ng OCD sa Campo Aguinaldo ayon sa kalim na is niyang makita na maisagawa ang earthquake drill sa gabi at may senaryo na mayroon talagang gumuhong infrastruktura. Importante kasi, ani Teodoro, na masanay ang publiko sa duck, cover and hold at iba pang mga pangyayari kapag may naranasang pagyanig. Mahalaga kasi aniyang masubok ang kapasidad ng gobyerno sa pagtugon tuwing may tatamang lindol, lalo na't maraming hamon ang pwedeng kaharapin gaya ng pagkawala ng wifi o internet signal, pagkasira ng mga kalsada at tulay, pagguho ng mga infrastruktura, sunog at iba pa. Present din sa aktibidad ang mga opisyal ng gobyerno mula sa DILG, DSWD, MMDA, PVOX, AFP at DICT. Matatandaan na dati nang sinabi ng PVOX na maaring umabot sa 48,000 ang maging casualty sa Metro Manila sakaling maganap ang The Big One o magnitude 7.2 na lindol kasunod na rin ng paggalaw ng West Valley Fault. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad si WIC Patrol Report. Samantala, balikan natin ang mga DWIZ News FM Regional Station. O Plan Claro sa Alaminos,
Pangasinan, inilunsad sa loob ng simbahan. Alamin natin mula sa 89.3 DWIZ News FM Northern Luzon, Susan Yadaw. Ate Susan, go! Mahigit 450 katao ang lumiwanag ang mga paningin matapos maoperahan ng libre ng mga doctors ng International Academy of Medical Specialists sa katatapos na Oplan Claro Mission na isinagawa nito ang March 15 hanggang 23 sa siyudad ng Alaminos. Ayon kay Dr. Federico Malubay, ang Chairman International Academy of Medical Specialists, mula sa 10 bayan at siyudad ng unang distrito ng Pangasinan, ang mga benepisyaryo ng Oplan Claro na isinagawa ng kanilang samahan. 1,653 ang sumailalim sa dalawang araw na screening at 453 ang naoperahan na may cataract, glaucoma at pterygium sa loob ng 5 araw sa Senior Citizens Building na kinonvert sa isang 5-star tertiary health services. Ayon pa kay Malubay, lahat mula sa operation, lens at gamot sa loob ng 2 linggo ay libre. At sa April 15 ay babalik sila para sa follow-up check-up at magbibigay ng gamot para sa 45 araw. Libre din daw ito. Masayang ikinuwento ni Dr. Malubay na isa sa programa ng kanilang samahan ay ang Global Elimination of Preventable Blindness, kaya nagsasagawa sila ng malawakang surgical eye mission. Masaya daw sila dahil pinagpala sila para makapagbahagi at nagiging inspirasyon sila ng mga tao upang tumulong sa ibang tao sa pamamagitan ng kanilang ginagawa. Aniya, kaya sa loob ng simbahan, isinagawang pagtanggal ng benda ng mga pasyente ay upang ang altar ng Diyos ang una nilang makikita sa pagliliwanag ng kanilang mga mata. Ang International Academy of Medical Specialists ay isang homebred organizations ng mga Pinoy eye doctors at nasa silong ng Philippine Medical Association. Mula sa DWIZ 89.3 News FM Northern Luzon, ito si Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda, Pilipinas! Isa pa pong regional news! 14.2 million pesos na halaga ng shabu nasa bat ng pulisya dyan sa may Bicol. Mula sa 95.1 DWIZ News FM South Luzon, nagbabalik si Richard Cecilio. Richard, go! Nakumpiska ng Police Regional Office 5 ang 14,280,000 halaga ng shabu mula sa 2 high value na individual na kilala sa mga alias na Pan at Ham. Isinagawa ang operasyon sa Purok 1 Barangay Hidhid, Matnog, Sorsogon. Pareho nagmula sa Lanao del Sur ang mga suspect, kasama sa collaborative effort ang mga operatiba mula sa Matnog MPS, PIDEA at iba pang sangay ng pulisya. Sa operasyon, nasakot ang isang heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na humigit kumulang 100 grams na may tinatayang halaga ng Dangerous Drugs Board na 680,000 pesos. Sa karagdagang paghahanap, natuklasan ang 2 vacuum seal Chinese tea bag na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 2,000 grams na may kabuang tinatayang halaga na 13,600,000 pesos. Nasa kustodya na ngayon ng Matnog MPS ang mga naarestong individual at ang nasamsam na ebidensya para sa kaukulang disposisyon. Ipinabatid sa kanila ang kanilang mga karapatan sa konstitusyon at inihanda na ang mga kasong paglabag sa RA 9165 laban sa kanila. Pinuri ni RD Andre Dizon ang operatiba para sa kanilang huwarang tagumpay at binibigyang diin ang walang humpay na pagsulong sa isang komunidad na walang droga. Mula sa DWIZ 95.1 News FM South Luzon, Richard Cecilio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda, Pilipinas! Samantala, doon sa mga pupunta ng mga probinsya at magbabakasyon at yung mga bata ay makakakita ng mga paro-paro. Ako, nasabi na sa akin ito noon nung ako'y maliit pa . Ito ha, alikabok mula sa mga pakpak ng paro-paro, lalo na yung mga mariposa, yung mga malalaki. Diba? Nakakita na ba kayo yung malaki-malaki, yung kulay brown? Oo, parang nakakatakot sa laki. Alikabok mula sa pakpak ng paro-paro, nakakabulag nga ba? Tara, patunayan natin yan sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sa kabila ng kagandahan ng iba't ibang kulay ng mga butterfly at moth, totoo nga bang nakakabulag ang mga pulbos o alikabok na nanggagaling sa mga pakpak ng mga ito? Tara, let's prove it!
paniniwala lalo na ng mga matatanda na ingatang ihawak sa mata ang kamay kapag nakahawak ng butterfly o moth dahil nagiging sanhi daw ito ng pagkabulag. Hindi naman sang-ayon dito ang isang lepidopterist o taong nag-aaral at nangungulekta ng mga butterfly at moth na si Amy Lynn Barion Dupo dahil ayon sa kanya ay hindi nakakabulag ang powder sa pakpak ng butterfly o moth. Halos kaparehas lang din daw ito ng epekto ng alikabok, ang epekto ng powder sa pakpak ng butterfly o moth kapag napunta sa mata ng tao. Mapupuwing ka lang, maaaring mairita ang mata kapag kinamot. Pero hindi naman ito ang magiging dahilan ng iyong pagkabulag. Iyon! So, hindi naman. Okay, teka muna. Oras muna natin sa buong Pilipinas. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Oras muna natin sa buong Pilipinas. 13 minuto pa bago mag-alas 11 ng umaga. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website, www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. Tunay, natural, at original. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website, www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Bingo sa saya at nasa panalo. Bingo at panalo dito sa Bingo Plus. Invited ka sa jackpot, makapanalo ka. 75 million peso jackpot, may bingo chance ka na. Pag-register pa lang, may free credits na. Kaya mag-Bingo Plus, plus Bingo Plus, plus, plus ka na. Bingo sa saya at nasa panalo. Bingo at panalo dito sa Bingo Plus. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website, www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ako si Albert Cruz, isang manunulat. Sa aking pagsusulat, iniisip ko kung paano sinulat ng Panginoon ang buhay natin at paano ang istorya ni Jesus ay nagkuklos ng landas sa buhay natin. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. 1 Peter 5:7. Ito po si Albert Cruz, isang malaking inspirasyon ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Buhay na buhay ang Panginoon. Tanggapin natin Siya, ating ipagdiwang si Jesu Kristo sa mga puso natin. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary! Bitin sa cash? Sa M. Luillier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luillier. Tulay ng pamilyang Pilipino. D-W-I-Z. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket! Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ng pagiging event coordinator. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket!
Ikaw ba'y mahilig mag-organize at mahilig magplano? Subukan na ang pagiging event coordinator. Ang ginagawa ng isang event coordinator ay nagpaplano, nag-aayos ng mga detalye at ng mga kakailanganin ng clients sa kahit anong event basta depende sa gustong mangyari ng mga clients. Pwede rin sila mag-suggest sa clients kung ano ang sa tingin nilang nararapat mangyari sa isang event dahil nga may experience na sila. Sila din ang namimili o nagsasuggest sa mga magagandang venue depende sa motive ng event o gusto ng client. Nag-handle ng given estimated budget ng client, nakikipag-usap sa mga sponsors at collaborations, at iba pa. Mahalaga ang parte ng coordinator sa mga events, kaya naman kinakailangan na maging professional ka kung gagampanan ang pagiging event coordinator. Tulong na rin para ikaw ay makilala ng ibang kliyente. Ang pwedeng kitain ng mga event coordinator ay 21,000 hanggang 31,000 monthly, bukod pa ang mga tip o incentives na maaari mong ibigay sa iyo ng mga kliyente. Kaya kung sa tingin mo ay pasok ka sa trabahong ito, mag-apply na sa mga kumpanyang hiring for coordinators o pwede ka rin bumuo ng sarili mong events coordinator company kung yun ang nanaisin mo. Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Tuloy ang mga balita. Ngayon, isang mainit na balita mula sa Cagayan de Oro. Grabe naman to. Totoo ba to? Housing project ng dating administrasyon, inangkin di umano ng nakaupong mayor. Diyan po sa may CDO. Mabira, politika. Alamin natin mula sa 93.5 DWIZ News FM Northern Mindanao, mula kay G. Apiag. G, ano nangyari? Hindi napigilan ng dating mayor ng Cagayan de Oro na si Oscar Moreno ang magkomento tungkol sa pag-angkin di umano ng kasalukuyang mayor na si Rolando Clarix Uy sa kaniyang housing project na ginawa niya nang siya pa ang nakaupo matapos palitan ni Mayor Uy ang pangalan ng proyektong pabahay na tinawag niya ngayong Clarixville 1 mula sa orihinal nitong pangalan na Pagatpat Valley Residences na matatagpuan sa Sitio Pamilihi, Barangay Pagatpat ng nasabing syudad. Ayon di umano ni Moreno, tanggap linis lamang ang kasalukuyang administrasyon sa pinaghirapan ng dating administrasyon. Paliwanag naman ng Chief of Staff ni Mayor Uy na si Sheila Lumbatan na kagustuhan ng mga residente ng nasabing barangay ang pagpalit ng pangalan ng proyekto. Dagdag pa ni Lumbatan, nang pagkakaroon ng bagong pangalan sa nasabing proyektong pabahay ay paraan ng pasasalamat sa mga individual na maging recipient o tatanggap ng nasabing proyekto. Ang tanong ng karamihan, bakit magbabangayan ang mga dati at kasalukuyang administrasyon tungkol kung sino ang nagpasimula ng proyekto kung ang pera namang ginamit ay sa mga namamayan galing. Dagdag pa ng publiko, trabaho ng mga politiko ang bigyan ng magandang proyekto ang mga mamamayan para matupad nila ang kanilang pangako sa panahon ng eleksyon na serbisyo publiko at sila'y sweldado. Mula dito sa DWIZ 93.5 News FM Northern Mindanao, G. Apiag, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda, Pilipinas! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nakaharap ngayon sa krisis ng kagutuman na aabot sa 5 milyong katao sa Haiti dahil sa tumitinding gang violence sa buong bansa. Ayon sa Integrated Food Security Phase Classification, nahihirapan ang mga residenteng maghanap ng makakain. Kaugnay nito, nanawagan ang Haiti ng World Food Program sa kanilang pamahalaan na agarang aksyon upang matugunan ang kanilang ang kakulangan ng supply ng pagkain sa nasabing bansa. Ronda, Pilipinas! Samantala, para sa ating balitang sports, De La Salle College of St. Benilde naghari sa Season 2 ng Pinoy Liga Next Man Cup. Alamin natin sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
Itinanghal bilang mga kampiyon ng Season 2 ng Pinoy Liga Next Man Cup ang koponan ng De La Salle College of St. Benil Blazers. Ito ay matapos nilang matalo ng isang puntos lamang ang kanilang sister school na De La Salle Green Archers, 81-80. Matatandaan na tila dumaan sa butas ng karayom ang Blazers kung saan natalo nila ang LPU Pirates noong play-ins. Ang Mapua na mayroong twice to beat advantage noong quarterfinals at ang strong team ng UST naman noong semis. Kahit na tambakan, hindi sumuko ang CSB players at prosigidong hinabol ang score ng DLSU Green Archers sa pangungunayan ng young veteran players na sina Allen Liwag, Tony Inot, Justin Sanchez at Finals MVP na si Ian Torres. Ang kampyonato ay magsisilbing statement ng St. Benil ang contender sa nalalapit na National Collegiate Athletics Association o NCAA season. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas! Ito na ang latest. Bagong-bago. Fresh na fresh. WIZ Showbiz News. Pinoy drag queen na si Marina Summers pasok na sa finals ng RuPaul's Drag Race UK versus the World 2. Showbiz report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, pasok na sa finals na ikalawang season ng RuPaul's Drag Racing UK versus the World ang Pinay drag queen na si Marina Summer. Kasama ni Marina na pumasok sa finals ang Australia na si Hannah Conda, ang British drag queen na si Tia Coffey at sila Grande Dame ng France. Bukod sa nakapasok sa finals, itinuturing din si Marina na frontrunner sa nasabing kompetisyon. Si Marina ay ang first runner-up sa kanonahang Drag Race Philippines na pinanalunan ni Precious Paula Nicole. Since day one ng competition, proud na proud si Marina sa kanyang pagiging Pinoy. Kabilang sa highlights ng pagiging proud Pinoy nito ay ang paggaya niya kung paano tumingin si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, pag-impersonate kay Manny Pacquiao at pagsuot ng mga Pinoy outfit tulad ng terno, lava gown na tulad ng kay Catriona Gray, bangos terno at ang traditional na Yakan wedding ceremony attire. At iyan aking balitang showbiz para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! At bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama. Quote of the day, lahat ng bagay na nakukuha sa maling paraan, babawiin din sa mas masakit na paraan. Ako po, babawiin na nga, mas masakit pa. Oo, tingnan mo, ulitin ko lang ha, doon sa mga... Alam nyo na, lahat ng bagay na nakukuha sa maling paraan, babawiin din sa mas masakit na paraan. O, di ba? Babawiin na, mas masakit pa. Kaya wag na. Maging parehas na lamang. Ayan. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas! Yo! Antabayan na po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo! Topasho with Miss Juvie de Guzman. Uy, mag-ingat ha. Sa lahat ng mga uuwi po ng probinsya, mag-ingat po tayo. Mapa-aeroplano man yan, bus o sarili nyo sasakyan, mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Alamin nyo po kung ano ibig sabihin ng blow baguettes. Okay? Oh, yan. Itingnan po natin kung ano ibig sabihin yan para makita po natin kung ano yung mga i-check natin sa ating mga sasakyan. At huwag ho kayong magmamaneho, magdadrive ng kulang sa tulog. Yon, okay? Kaya dapat kayo'y nakatulog ng husto para maalaga, hindi lang ni ang buhay ninyo ang inaalagaan ninyo. Kasama din po yung mga buhay na, na nakasakay sa inyong sasakyan. At syempre sa mga pampasaherong mga sasakyan, buses, jeeps, ano ba? Tricycle, lahat na. Oh, mag-ingat, matulog ng maaga. Kailangan nakatulog kayo ng 6 to 8 hours para kayo ay hindi aantukin. Maraming maraming salamat, Pilipinas! Ako ang iyong naging tagabagbalita. Ako si Dennis! Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama!
Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue, lahat hagip, lahat malalaman, hindi lang sa buong Metro at Mega Manila, kasama na ang buong Pilipinas.